All right. What's up guys? Ako nga pala si Poy, nagbabalik para sa isa na namang tech video. More than 2 weeks ko nang ginagamit itong Vivo X80 as my daily driver. As in legit, ito yung main ko, nakasaksak dito yung SIM card ko. Ngayon, kaya ko naman ginawa itong video na ito ay para ma-share sa inyo yung naging experience ko dito habang ginagamit ko siya. Ano yung mga talagang nagustuhan ko dito sa Vivo X80. Pag-usapan na natin, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Unahin ko na dito sa case na kasama sa box. Na-appreciate ko to kasi hindi siya yung typical na clear jelly case na nakikita natin sa ibang smartphone. Hard case siya tapos leather yung kabuoang material na ginamit, which is very satisfying sa kamay kapag ginagamit. Nagustuhan ko rin yung overall design nitong Vivo X80, specifically yung colorway na napunta sa akin. Ang stealthy kasi nang dating niya, yung bang low-key lang pero ang ganda pa din. Yung size niya saktong-sakto lang sa akin, hindi ako nahihirapan gamitin kasi manipis at yung slight curve niya sa back panel talaga nakatulong din. Isa siguro sa kapansin-pansin dito sa Vivo X80 ay yung malaking camera module niya. Sa umpisa, medyo nag-a-adjust pa ako lalo na kapag naglalaro. Pero katagalan naging advantage patuloy kasi may extra grip na nangyayari kapag hawak-hawak ko yung phone. Sa placement ng mga buttons, okay din para sa akin. Ganito kasi yung talagang gusto ko or yung prefer kong lugar ng mga buttons. Yung volume keys at yung power button na sa isang side lang. Isang reason ay kapag naglalaro ako na nakapahiga, wala akong inaalalang buttons na matatamaan sa may hinliliit ko. Kaya naman sa overall design nitong Vivo X80, almost perfect na siya para sa akin. Okay, ito naman. Itong susunod na pag-uusapan natin, ito din yung dahilan kung bakit gugustuhin mo tong Vivo X80. Ang kanyang camera. Pagdating sa camera nitong Vivo X80, solid din ang performance na pinakita nito sa akin. 50 megapixel ang camera nito na may Sony IMX866 sensor with OIS na rin. May kasama rin itong 12 megapixel ultra-wide camera at isa pang 12 megapixel para sa telephoto camera. Ito yung mga nakuha ko sa main camera nitong Vivo X80. Sa daylight and as you can see, litaw na litaw yung details. Konting background lang habang kumukuha ako dyan. Medyo paggabi na kasi dyan guys, magsi 6 PM na, so nagmamadali akong kumuha para may maipakita ko sa inyo. Nakakatuwa lang kasi ang bilis mag-process ng image kahit nasunod-sunod yung pagka-capture ko dyan. At kahit medyo shaky, sharp pa din yung mga nakuhanan ko dyan. By the way, naka Zeiss Natural Color Mode pala yung mga nakikita nyo ngayon. Mas gusto ko kasi na mas natural yung kulay, as in kung paano ko siya nakikita in real life, ganun siya lalabas, which is mas prefer ko. Ngayon, para sa may gusto ang mas vibrant na photos, ito yung comparison ng naka-on yung Zeiss Natural Color versus sa default color mode. Pwede nyo pang mas pabuhayin yung kulay nito guys kung gusto nyo kasi meron siyang slider or percentage kung gaano katingkad yung gusto nyo. Ito naman yung sa ultra-wide camera. Para naman dito guys, nagustuhan ko rin yung kinilabasan ng mga kinuha ko. May good dynamic range, details are still there, may napansin lang ako konting distortion pero hindi naman ganon ka-noticeable. Ito naman yung mga nakuha ko sa telephoto camera nitong Vivo X80. Sa totoo lang, mas madalas kong ginagamit itong telephoto camera. Kung lagi kayong nakaabang sa IG stories at may di ko sa FB, halos lahat ng pinost ko doon ay galing sa telephoto camera nitong Vivo X80. Tingnan nyo naman kasi guys, sobrang ganda ng mga photos na nakuha ko dito. Kahit i-zoom in pa natin siya ng konti, makikita nyo pa din yung details sa image. Okay, portrait mode naman. Pinaka na-appreciate ko dito ay kung paano na manage nitong Vivo X80 na paghiwalayin yung subject sa background. Kung tutusin, mahirap gawin to lalo na yung scenario dito na may mga dahon-dahon sa likod. Pero kung makikita nyo nga naman talaga, smooth yung pagkakaseparate niya sa background sa napaka-pogi kong mukha. Charot lang. Pagdating naman sa video recording, ito yung sa main camera. 4K 60fps itong format na nakikita nyo ngayon. Ito naman pagdating sa front camera. Ito lang siguro yung masasabi kong na-disappoint ako ng slight lang kasi hanggang 1080p pa rin yung makukuha natin sa front camera considering na flagship phone itong Vivo X80.
Wala rin siyang stabilization, kaya kung mapapansin nyo, medyo shaky tayo dito ng koonti. Pero details and colors, okay naman siya para sa akin. Hindi siya nagkulang sa part na yon. Pagdating naman sa night mode, ito yung mga nakuha ko sa main camera. Satisfied naman ako kasi maganda yung performance na pinakita nito. Malaking tulong din guys yung Zeiss T-Star coating nito, na kung mapapansin nyo dito, wala siyang masyadong light glares or ghosting, kaya malinis yung pagka-capture ko sa mga ito. Same dito sa ultra-wide niya, nagustuhan ko rin yung mga nakuha kong photos. All in all guys, pagdating sa camera nitong Vivo X80, nag-enjoy naman ako. Kita nyo naman din kung gaano kaganda yung mga nakuha ko, diba? Expect na rin natin yan kasi pinagsama-sama ang Zeiss Optics at saka yung sarili nilang imaging chip, ang Vivo V1 Plus. Kung gusto mo palalong malaman kung bakit nga ba ganun kaganda yung camera nitong Vivo X80, check mo itong camera review na ginawa ko. Baka may mga tanong ka dyan na posibleng masagot sa video na yan. Alright, pag-usapan naman natin ngayon ang display nitong Vivo X80. Meron itong 6.78-inch Full HD Plus AMOLED curved display na may 120Hz dynamic refresh rate. Sa naging experience ko naman sa display nito, nagustuhan ko rin yung naging performance niya. Dahil madalas ako ngayon sa labas, hindi ako nahihirapan gamitin to kasi kitang-kita ko pa din yung content sa screen. Super smooth sa pag-scroll sa social media, wala ko na-encounter na glitch or pag-lag sa mga apps na ginagamit ko. Dahil AMOLED na rin itong Vivo X80, labas na labas yung kulay sa display. Sa panonood man or sa paglalaro, na-enjoy ko dito. Na-appreciate ko rin yung customizations pagdating sa UI nitong Vivo X80. Magsimula sa dark mode, sa screen colors, sa front style and size, sa lock screen, mga dynamic effects tulad ng ambient notification light, animation sa fingerprint icon, kapag ino-open or sinasarado yung screen. Ayan, meron ding animation dyan guys, at pwede rin natin tong palitan. Ayan o, satisfying siya no? Sa charging animation and so on. Tsaka guys, gusto rin pala yung placement ng punch hole niya. Alam ko nabanggit ko na to sa isa kong video about sa Vivo X80. Ayan, gustong-gusto ko yung mga phone na merong punch hole sa gitna. Okay, so sa performance naman tayo, equip itong Vivo X80 ng pinaka-powerful chipset sa ngayon ng MediaTek, ang Dimensity 9000. Meron itong 12GB of LPDDR5 memory at 4GB of extra virtual RAM na siya naman naging dahilan kung bakit smooth ang pag-open at pag-load ko ng apps at games dito sa Vivo X80. Meron din siyang 256GB of UFS 3.1 storage. 4,500mAh yung battery nito, tapos supported siya ng 80W wired flash charge. Okay, test natin agad yung performance nito sa gaming. So yung susubukan natin game itong Apex Legends. Pakita ko muna sa inyo guys yung graphic settings nito. So yung pinakasagad niya is actually guys hanggang original siya. Tapos yung frame rate niya naman is very high kapag naka-original ha. Pero itong itetest natin is nasa Extreme HD tapos Ultra para smooth yung gameplay natin. So check na rin natin guys yung thermal nito kung iinit siya sa isang buong game no. So bago tayo mag-start, 36 ang kanyang temperature. Ayan, let's go para mapakita ko na sa inyo yung performance nito. By the way pala guys, naka-performance mode tayo dito ha. Meaning guys, yung maximum performance nitong Vivo X80, ilalabas niya. Okay, so habang walang kalaban guys, 12 minutes na tayo naglalaro. So check natin yung temperature. By the way guys, yung gamit kong fan, ito lang. Maliit lang. 42. So next temperature check natin after matapos itong game. Another squad down.
Alright. Champions! See ya! Grabe ang lakas nito. Anyway guys, ayan. Test na natin agad. Yun, so nag-stay siya sa 42 degrees Celsius. So nakita nyo naman guys yung naging performance nitong Vivo X80 sa Apex Legends. So for sure, sa ibang games, eh, ganun din. Smooth din ang magiging experience natin. Take note guys ha, from start to end ng game, wala akong nakitang lag or nag-frame drops. Talagang smooth siya. Sa mga gusto palang makalaro ko, ito yung IGN ko. Add nyo na lang ako guys. Yun, tapos ano tayo, party tayo. So battery performance naman, sa araw-araw kong paggamit dito sa Vivo X80, madalas ganito ang setup ko. Sa morning, around 10 AM, pupunta ako ng gym, naka-fully charge na to. Siyempre, 1 to 2 hours na non-stop na pagpapatugtog. After nun, siyempre, uuwi, maliligo, kakain, magpapahinga. Then, around 2 PM, maghapon na ako nun sa labas para mag-shoot at gumawa ng script and so on. Then, around 9 PM to 10 PM, uwi na ako nun. Tapos, ka-uwi ko guys, meron pa siyang matitirang 30 to 40% battery. Mix na yun ng pagpapatugtog, makikimarites sa social media, magpipicture ng kung ano-ano, and light gaming, lalo na kapag naghihintay ako or nagpapahinga. Very power efficient para sa akin itong Vivo X80. Yung 4,500 mAh battery, kumbaga numbers lang yun eh. Mababa siya kung tutusin para sa iba, no? Pero kung well-optimized naman ng software pagdating sa battery, eh okay pa din tulad ng naging experience ko dito sa Vivo X80. Charging time din pala guys, mabilis ah. Less than 40 minutes, mapu-full charge na tong Vivo X80. Kaya nga pag morning, dun pa lang ako mag-charge eh. Kasi katapos kong mag-prepare papuntang gym, eh mapu-full charge na din to. Tsaka hindi ko rin kasi sinanay sarili ko mag-charge ng overnight. Sana kayo din, di ba? And there you go, ang naging experience ko dito sa Vivo X80. Truly enough na masasabi kong premium flagship phone itong Vivo X80 dahil sa performance na pinakita nito ng mahigit 2 weeks na paggamit ko dito. Satisfied ako sa naging experience ko sa display, sa camera, at sa overall performance nito. Ikaw naman, kung may isang bagay ka lang na pwede mong piliin sa lahat na napag-usapan natin, ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa Vivo X80? Tagal mong sumagot? Comment mo na lang dyan sa baba. And that's it. Check mo pala to kung hindi mo pa napapanood yung review ko sa OnePlus Nord CE2 Lite. Ito naman ang pindutin mo kung gusto mong mapanood yung review ko sa Vivo V23e. Alright, hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice suit.